Alright, so welcome back sa ating house na truck dual lane with single change lane. And as you can see, wala na po tayong cover sa ating truck kasi medyo nagkaroon na tayo ng experience, natuto na tayo and na-fix na natin yung dalawang kotse natin dito. These two. So explain ko sa inyo yung build natin, kung paano natin na-fix to. Kung maalala nyo sa previous vlog natin or previous videos natin, tumatalon yung mga kotse dito sa simple truck na to kasi wala pa akong kaalam-alam mag-setup ng Tamiya. So here's our high speed na build, BMAX build lang siya. So hindi siya sobrang kagaya ng mga speed tech or open class. BMAX build lang siya with Hyper Dash 3. So this is the Mach Frame Fighting Korea FMA. So ang ginawa natin, binigyan niyo ako ng suggestion na ang problema ko with my change lane issue is the down thrust. So again, yung roller natin sa harapan, niyuko natin by putting a spacer, ayun, kung makita niyo, may spacer sa ilalim ng front bumper natin para medyo magyumuko pa siya. And I also added a stabilizer here, tapos nilagyan ko rin ng tape para mas kumapit siya at hindi agad-agad masira yung stabilizer there. Tapos sa likod naman, iniksian ko lang yung damper, yung screw ng damper. Ito to. So that yung airtime natin is maiksi lang, hindi siya sobrang taas. It also works dun sa truck sa may The Attic Yarn and Hobby Studio. Okay naman siya sa mga slope dun. Tapos yung tire natin, pinalitan ko ng super hard para sa bank, makaakyat. Pinalitan ko muna yung mugs ko ng ito kasi may problema ako dun sa original mugs nito eh. So pinalitan ko muna siya ng white. Yan, standard lang. So ang nakalagay dito is Hyper Dash 3. So let's test it and hopefully, syempre, pagdating sa video, minsan pumapalpak talaga yan. Pero try natin. Okay. Okay. Yan. So hindi na siya tumatalon doon. So far. Yan. So that's the first build. And then we also have our starter kit, which is the Rowdy Bull right here. So this one is a starter kit. So sa mga nag-i-start pa lang mag-Tamiya ulit, I highly recommend na mag-start kayo sa starter kit, especially with the Rowdy Bull. Kasi ang kasamang motor nito is atomic tuned. So okay na siya for starters. So bali, ang napalitan ko lang dito or ang ginawa ko lang dito is nagdagdag lang ako ng isang roller. I think dito sa harap ko siya likod. Basta tatlo lang yung standard niya. Nilagyan ko lang ng dalawa pa. So yun lang naman ang pinalitan ko. And ang makina lang dito is pinalitan ko na ng light dash. And so far, it also works dito sa ating dual lane track. No? Hindi siya tumatalon. Kasi kumakapit din siguro yung brake niya dito. So this one is, pwede siya as TMAC build. Or sa TMAC category. Para hindi masyadong expensive yung build mo. Pero plano ko dito, palitan ko to ng dual or double plastic roller. Yan. Tapos sa likod, I'll probably change this to 16 or 19 millimeter na rollers. Apat din. Para mas maganda yung kapit niya sa truck. Pero for now, light dash muna. Kasi para magamit ko din yung hyper dash dito. And I think, pag nag-TMAC category ka pala guys, hindi pala pwede yung mga dash. You're limited to the tuned motors. So, yun. Kung sakaling sumali ako sa TMAC competition, papalitan ko to ng either atomic or torque tuned. Pero for now, light dash yung nilagay ko. Wala lang. Curious lang ako kung kaya niya ba yung light dash. Ayan, subukan natin. Ayan. So far, di rin siya tumatalon. Which is nice. Ayan. So, kung mapapansin nyo, maingay yung andar niya sa truck. Maingay yun kasi yung ilan sa mga rollers nito may bangas na. I mean, may ibang, yung ibang ano dito, may flat side na. So, yun yung nagpapaingay sa kanya. Pero, wala siyang problem sa mga gears niya. Sa rollers lang talaga. So, kailangan ko rin itong i-upgrade. So, yun. So far, okay na yung mga kotse natin dito sa truck na to without the cover. Alright, so I just want to try it again with a fresh battery. Ayan. Bukan natin. Okay. Okay.
Mas mabilis siya pagka bagong battery, di ba? Hindi ko pinapatagal sa truck kasi minsan nire-reclip ko, nilalagay ko ulit yung mga clips kasi tatalo niyan pagka hindi ko na ibalik ng maayos. So far, makita niyo naman mabilis siya with the fresh batteries and di pa rin siya tumatalsik. So one more fresh battery, Rowdy Bull. Okay, nice. Ayan, so fresh battery, Rowdy Bull and Mach Frame pares, okay. So, ang next step natin is of course build another car kasi yun lang naman ang pwede natin gawin. So, again, plano kong i-build ulit to or i-modify to into a proper T-Mach build. I'll probably change the cowl na rin. FMA naman siya eh, so pwede akong magpalit ng iba pang cowl na FMA din. So, ayan, I'll probably add more dampers din. Tapos, yeah, depende sa truck din yun. So, ayan. For this one, I think I'm all done with this. Tapos na ako dito. Magpapalit na lang to depende sa truck or sa layout. Pero overall, finished build na siya. So medyo naboboringan na ako. Kailangan ko bumuo ulit para may bago na naman tayong ito troubleshoot. So again, thank you sa inyong mga suggestions guys. And hopefully, makabuild pa tayo ng maraming Tamiya na mapagta-troubleshoot natin. So thank you guys. Yun lang.